Dinisable ng Google yung account ko. Sana makapag-withdraw ko ng first money ko sa YouTube. So wala. Nga ang lumabas. I'm Royologist and I'm everywhere. Dahil ako ang inyong online palaboy. And I'm everywhere. Ang inyong online palaboy. Online palaboy. Everywhere? Yes, I'm everywhere. Dahil makikita nyo lang ako kung saan-saan dyan. Ay mga YouTuber, ang pag-upload o pag-produce ng content para sa YouTube account natin, another way of source of income para sa atin lahat. Paano pag halimbawa yung AdSense account mo na pinaglalaga ka ng revenue mo sa YouTube ay na-disabled ni Google due to invalid activity? Ano ang mangyayari sa'yo? Ano yung gagawin mo para ma-reinstate to? Ano na ang mangyayari sa income na na-generate mo na nakapaloob sa Google account AdSense mo? Ewan ko lang kung may nangyari na sa inyo to o may kakilala na kayong nakaranas ng ganitong sitwasyon. Kasi ako, dinisable ng Google yung account ko noong 2013 due to invalid activity. So hindi ko alam at first kung ano yung pinagmulan kung bakit na nasabi ni Google na meron akong invalid activity. Noong 2008, nagsimula na ako mag-upload para sa YouTube. Actually, ang YouTube naman noon, hindi naman ang primary purpose niya is to generate money or to monetize yung video ng mga user niya. Ang purpose lang naman ng YouTube noon is to have a video sharing platform. Ang purpose naman ng channel ko noon is to upload my portfolio online. Actually, lahat ng mga ginagawa ko noon, ina-upload ko sa YouTube dahil ako nga ay member ng media that time. It is important for me to reach wider clients kasi rumaraket nga ako that time. Nag-sign up ako ng AdSense account ko noong 2013. That time, napaka-relax ng restriction lang naman ni Google sa pagbibigay ng tinatawag niyang verified partners. Kung ikaw ay magiging verified partner, ang gagawin lang naman sa'yo, i-re-require lang naman sa'yo ni Google, magkaroon ng verified phone number. Kasi doon isesend yung code na magbe-verify na ikaw ay talaga legitimate user ng account na yon. Yung channel ko, hindi naman siya ganun ka popular. Kung makikita nyo ngayon yung channel ko, 18 subscribers lang siya. Ito yung personal account ko na sinetup ko nung 2008. So, ito, hanggang ngayon, napakaliit pa lang. Wala pa siyang 20 subscribers. 18 subscribers to be exact. Actually, yung 1 subscriber ko, nakuha ko lang last 2 days ago. Kung makikita ninyo, ang pinakamataas na viewing count na nakuha ko lang is about 4,600. Pinakamataas kong views na meron ako. Pero, given that situation, actually, meron pa nga ako mga 16 views lang dito eh. Given that situation, nakakapag-generate na siya ng income para sa akin. Natatandaan ko noon na close to $100 na yung dapat na kinikita ko o yung potential na kinita ko sa YouTube noon bago ako masuspend o bago ma-disable yung Google account AdSense ko. Ngayon kasi hinigpitan na ni Google yung pamantayan niya para maging verified partner ka. Ngayon kasi kailangan mo ng 1,000 subscribers at least at 4,000 public watch hour na tinatawag niya. Sa panahon ngayon, ang hirap mag-generate ng ganung kalaking viewership o yung subscribers na tinatawag natin. Dahil ang ngayon kasi iba-ibang content na yung lumalabas. So ako kasi nahihirapan akong makipagsabayan na makapag-produce ng content na mga pranks, mga murahan, or mga kabastusan lang yung magiging content ng YouTube account ko. Kasi ang YouTube account ko, ako as personally, sabihin na natin meron ako ding professional na inaalagaan. So hindi ako pwedeng luminya sa mga ganong content. So ako, ini-stick ko yung content ko. Una, may sinetap akong channel para lang sa portfolio ko. Doon lahat ko inilalagay yung portfolio ko. Hindi ko na ninanais kung sino yung magsasubscribe pa doon or magpapalawak ako ng audience share sa YouTube. Kasi ang intention ko lang naman para doon is to reach my potential client para sa mga racket ko lang.
So, para lang magkaroon sila ng online references. Nung January 7, 2015, nakatanggap ako ng email mula sa Google na yung payment ko ay naka-hold. Nung una, hindi ko siya pinapansin. Akala ko lang kung simpleng problema lang. Kung baka meron lang technical problems or technical difficulties na kinakaharap yung system nila. March 25 naman 2015, nakatanggap na naman ako ng panibagong sulat mula kay Google na nagsasabi na disabled na yung Google account ko sa AdSense. Nagulat ako dahil paano yung mga revenues na na-generate ko na doon sa account ko? Paano ko siya marerecover ngayon na nahandun pa, hindi ko pa napu-pull out? So ngayon, nag-research ako kung bakit meron siyang tinatawag na invalid activity. Sabing ganun kasi sa sulat, we have detected invalid activity on your AdSense account. So through my research, ito yung mga clicking sa ads na nangyayari na questionable para kay Google. So hindi ko alam kung paano pinagbatayan ni Google o kung paano niya na-justify na meron ako mga invalid activity sa YouTube account ko. Alam naman natin, kapag clinic mo yung ads sa videos mo habang nagra-run ito, eh magje-generate ito ng income para sa ito at maniningil sa Google dun sa mga company na clinic mo yung ad nila. So hindi ko alam kung paano naging pamantayan ni Google para sabihin na meron akong invalid clickings dun sa mga ads na yon. So personally, hindi ako nakiklik sa mga ads na yon. Noong March 26, 2015, nag-file naman ako ng appeal para sa lifting nga, para sa reinstatement ng aking Google AdSense. Doon sa questionnaire, merong siyang sinasabi na ano daw ba yung ginagawa kong pagpo-promote sa YouTube channel ko? Gumagamit ba daw ba ako ng mga autobots na tinatawag nila, no? Na mag-generate ng auto-clicking sa mga ads mo. On my end, nagulat ako na bakit may mga ganong questions, kasi hindi naman ako techie na tao. Pero up-to-date naman ako sa technology. Pero hindi ako yung ganong ka-technical pagdating sa internet, yung sasabi mo mag-hack ka or etc. So malayo yun sa profession na tinahak ko bilang isang media or mass comm student sa pagiging hacker. So hindi ko maintindihan kung bakit may mga ganong sitwasyon. So nire-recall ko yung mga situation kung paano o saan nagmula yung invalid activity na sinasabi ni Google. Ang natatandaan ko lang, nag-a-upload kasi ako ng YouTube account ko or nag-a-upload ako ng YouTube content ko sa office namin. Actually, ang office namin, hindi lang ako ang user. So maituturing ko siyang public IP or public IP address na meron kami doon kasi iba-ibang tao ang gumagamit noon. Iba-iba ang nagla-login. Ang pagkakamali ko lang, hindi ko kiniklear yung mga browser na pinapasok ko. Hindi ko alam kung mayroong bagong tumarantado sa akin doon na pinapanood yung YouTube ko, click ng ads. Kasi sinasabi ni Google na generate nila yung invalid activity sa isang IP address. Wala naman akong proof na mapangahawakan to justify that. Hindi ko alam kung ano mangyayari na doon sa appeal ko. Noong March 27, 2015, nakatanggap uli ako ng another email mula sa Google na nagsasabi na hindi nila mapangahawakan yung pag-re-reinstate ng account ko 2 days after ako mag-file ng first appeal ko. Permanently disabled na yung Google AdSense ko. So ako, ang laki ng panghihinayang ko kasi malapit na akong mag-withdraw ng pera. Yun yung inaabangan ko noon na sana makapag-withdraw ko ng first money ko sa YouTube. So wala. Nga ang lumabas para sa akin. Nitong May 2020, sa kalikutan ng isip ko, dahil wala naman akong ginagawa, hindi ko alam sa paanong paraan kung bakit naisip ko na mag-file uli ng appeal sa Google AdSense ko. So, sinagot ko uli yung mga questionnaire na nahandun, not hoping na mare-reactivate nga, mare-reinstall na yung ano ko. Kasi sabi kong ganun nung una, parang suntok sa buwan naman to. Parang wala akong naririnig na na-reinstate na uli yung Google account nila na sa mahabang panahon. Kasi ako, after ng pag-disable ng Google AdSense ko,
nawala na ako ng ganang mag-upload ng content ko para sa YouTube kasi parang wala nang patutunguhan eh. Anong gagawin ko? Mag-upload ako na mag-upload. Hindi na rin naman ako kikita. So, nag-try din naman ako noon na mag-set up ng ibang account. Pero since parang naka-block yung pangalan ko, kahit anong gawin kong pagda-divert ng Google Adsense o pag-set up ng panibagong Google Adsense, parang yung pangalan ko nasa blacklist. Naka-blacklisted yung pangalan ko. So, yun yung mga nakadagdag ng frustration ko na hindi na mag-upload sa YouTube ng content. Nito ngang May 4, 2020, sa kakatihan ng utak ko, hindi ko alam kung bakit ko naisipang mag-file uli ng appeal sa Google AdSense. After 2 days, nakareceive ako ng reply mula sa Google AdSense na nire-reinstate na nila uli yung account ko. So, unang pumasok sa isip ko, sana nahandun yung pera. Sana bumalik yung pera. Pero, nung pag-login ko sa account ko sa Google AdSense, zero balance na siya. So, wala na. Tapos na. Talagang yung pinaghirapan mo dun sa pagpuproduce ng content mo sa YouTube, wala na. Zero. Nga-nga ka nga yun. So, ngayon, kung sinasabi ni Google na sophisticated yung ginagawa nilang screening para sa IP address, para sa invalid clickings, eh bakit hindi na na-detect o hindi na nila ihiwalay o na-separate yung mga legitimate na revenues ko? Bakit nila tinanggal ng buo lahat yung mga revenues? So, ibig sabihin lahat ng mga nanood sa akin for the entire 4,600, eh lahat yun ay mga bogus. So yun yung mga tanong na pumasok sa isip ko, bakit yung legitimate viewership hindi nila na ibigay sa akin? Bakit lahat naging questionable, lahat tinanggal nila yung revenues na nasa akin? Bago pa man maibalik sa akin yung Google AdSense sa account ko, sa old YouTube account ko, nakagawa na ako last year ng isa ko pang account. Actually, itong bago kong YouTube account na Royologist, eh may sarili siyang AdSense account. Ngayon, sabi ko nga, mahirap ngayon mag-generate ng income para sa YouTube account mo kasi meron ng mataas na pamantayan ni Google para makapag-generate ka ng revenues para sa iyong AdSense. So, kailangan mo ng 1,000 subscribers, 4,000 public watch hours. Kung tutuusin, na-exceed ko na yung 4,600 na meron akong viewing doon sa portfolio account ko eh. Sa personal portfolio account ko sa YouTube na Roy De Los Reyes. Etong account ko na Royologist, merong isang video dito na nakapag-generate ng 10,500. Almost 10,500 views. Pero hindi pa rin ako nakakapag generate ng income ko. Even though na meron akong maituturing na naging trending na videos. Kasi kailangan ko munang dapat meron akong 1,000 subscribers. So kung meron sana ako 1,000 subscribers at least, money generating na siguro itong 10,500 views na meron ako dito sa isang video ko pertaining to Taal Volcano. So, ako ngayon, ang ginawa ko, natuto na akong magkaroon ng separation ng Google account ko per YouTube account. Kasi dati, ang pinopromote ni YouTube account, create ka ng multiple YouTube channels mo in one Gmail account na meron ka rin corresponding one Google AdSense account. Ngayon, ang ginawa ko ngayon, dahil natuto na ako sa karanasan ko sa pag-disable sa akin ng AdSense ko, ang ginawa ko ngayon, per YouTube account, meron siyang corresponding AdSense account. Para kung meron mang magka-problema sa YouTube account ko, iisang AdSense lang ang madadamay. So, hindi niya madadamay, iba ko pang channel. Actually, ako ngayon, meron akong 3 channel na inaalagaan. Una, yung Roy De Los Reyes. Ito naman eh, for my portfolio-oriented content. Yung Royologist, ito naman yung for my magazine type
content, kung ano-anong ina-upload ko dyan. Katulad nito, dito ko ina-upload to dito sa Royologist kasi mas malawak na yung reach niya. Meron akong almost 100 subscribers, so konti na lang yung bubunuin ko para sa 1,000. Diba? Konti na lang. Yung isa ko pang channel, ito yung Pressured Cooper, ito naman eh cooking-centered content. Puro lang ako pagluluto. Yun ang ginagawa ko ngayon. Yung tatlong channel ko na yan, i-maintain ko na lang para mag-generate ng additional subscribers. Pero ang pagtututukan ko ngayon, yung dalawa kong channel muna, maaaring makapag-generate ng wider subscribers. Ito yung Royologist at saka yung Pressured Cooker. Ang moral lesson, huwag mo i-promote sa mga subscribers mo na i-click yung mga ads na lumalabas sa kanila. Sana huwag nilang i-click on their ill purposes dahil alam naman natin na ito ay magiging bad feedback para sa iyo. Ang ginagawa natin as content provider para sa YouTube, nilalagyan natin ng please subscribe. Yun na lang para magkaroon tayo ng maraming views. Ako po muli ang inyong Royologist. I'm everywhere dahil ako ang inyong online palaboy.